Yan. Item niya, guys. Good morning mga Repapips dyan. So nagbabalik tayo ngayon para sa panibagong YouTube video. So guys, kung kayo ay naghahanap ng upgrade parts, ayan. So kung magbalak kayo magpalit ng hubs, tamang-tama sa'yo ang video na to. Kasi meron tayong papakita sa inyo guys na bago sa aking paningin pero hindi na bago sa market. Ayan. So may bago tayong natutunan, kaya isi-share natin sa mga kagaya ko na nanonood na beginner pagdating sa pag bike. So ito yung Sagmit V12 na hub. So papakita ko sa inyo mamaya guys bakit ko sinabing bago sa akin. Kasi ang alam ko lang pala dati sa hubs pull type saka ratchet. Yung pull type, yung isang nasasabi ko na pull type, yung D-spring. Tapos itong isa, yung ratchet, yun yung nagpapalo-palong ganyan. Yung pull type kasi yung merong ngipin na tumataas babang ganun. Ayan. So ito guys, ayan, magnetic ratchet daw siya guys. So pakita natin sa inyo guys. So meron tayong tatlo rito, meron akong tatlo yung papakita sa inyo dito. Ayan, mga color variant o yung pwede nyong pagpili ang kulay. Ayan. So pakita natin guys isa-isa. By the way highway guys, hindi na ako magiging technical pagdating sa pagsasabi ng mga specifications nito. Kung ano lang yung base na nakikita ko at kung ano yung alam ko guys, yun lang yung masasabi ko sa inyo. Ngayon kung meron ako hindi nasabi, pakamin naman po sa guys ayan, sa baba. Ayan, malaking tulong para sa akin yun para ma-improve pa natin yung pag che-check ng parts sa kanang bike. Ayan, so wala na tayong intro guys. Simulan natin to. So una natin makikita yung red. Kapag yung red ang in-order nyo guys, red yung hubs. Pati yung skewer, red na din. You know? So, mamaya ko na ilalabas guys. Papakita ko na lang muna. Tapos, meron tayo ditong blue. So, ganun din guys. Kung blue yung in-order mo na hubs, blue rin yung skewer. Hindi kagaya ng iba natin na nakikita na hubs. Kadalasan, black yung skewer, di ba? Kahit di color yung hubs. Then, yung lastly is yung yayamanin natin guys. Yung gold. Gold ba to? Oh, gold. Gold yung hubs. Then golden yung skewer. Ang gaganda nito guys. Oh. Oh. Ayan oh. Kita nyo ba guys? Ang ganda oh. Ayan. So isa lang naman ang iyanan natin dito. Ilalabas ko. Pinagkaiba lang nito yung kulay. So simulan natin syempre sa skewer. Yung skewer niya guys. Halos ganun din ang itsura. Ito lang ang pinagkaiba niya guys. Itong pinakahawakan. Ayan oh. Meron siya nakalagay na Sagmit dito sa harapan nito. Tapos medyo payat dito, then may butas. So palagay ko madali ng, ayan, may puwersa to guys. May puwersa hawak mo dito. Ayan. So ito yung front skewer. Tapos syempre ganun din guys yung sarili skewer niya. Ayan o. Ayan. Syempre dun tayo sa pinaka hubs. Hanggang nito guys, promise. Hanggang tinimbang ko to guys kanina, ayan papakita ko sa inyo yung timbang. Ang timbang nitong front hub ay 160 grams. Kita niyo napakagaang. So pag pinagsama-sama mo to, wala pa siyang 500 grams. Ayan, 160 tong harapan nito guys. Ito harap, 160. Tapos itong likod guys. Ayan.
Ang timbang na ito guys ay 310 grams. So 310, 160, ilan yun? 470 grams. Sama mo pa itong skewer guys. Ayan, hindi ko na natimbang yung skewer guys. Wala akong timbangan na yung pang ano kayo. Hindi ko dala. So more or less nasa 70 grams to. Ayan. So nasa 500 plus grams lang yung ating hubs. Napakagaang guys oh. Napakagaang itong hubs na to. Then din dito makikita natin itong rear hubs guys. Para siyang ano, cone. Merong paano rito, pa-ganun. Ayan. Siyempre, may makikita tayo dyan, Sagmit, V12, Secret. Uy, Secret pa yun, oh. Ayan. Sagmit, Secret, V12. Pag may nagtanong sa'yo, ano hubs mo? Secret. Secret ang sagot mo. Ayan. Diba? Oh. Parang tunog, ano to ah, engine? Ano, makina ng kotse? V12 engine. So, yung decals niya, guys, pintura na white. Pintura lang na white. At made in Taiwan. By the way, guys, made of 7005 alloy itong ating hubs. Tapos itong pre-hub, 7075 na alloy. 32 holes. Ayan, yung ating, syempre yung ating hubs. Then, 24 feet magnetic ratchet. So, yun yung sinasabi ko sa inyo, guys, kanina. Ayan. So, para malaman natin kung ano yung magnetic ratchet, kailangan natin buksan itong free hubs. Ayan. Bago yung kailangan natin tanggalin ito, natanggalin lang natin, guys. Ayan. Natanggal ko na ito kanina, guys. Ayan. So, pagkatanggal mo, may makikita ka dito, guys. Oh. So, magtataka ka, kagaya ka, oh, wala akong nakitang spring. Wala akong nakitang pulse. Kasi nga, ratchet siya. So, ito yung ratchet. So, makikita mo, meron ditong parang female, may hiwa. Tapos ito may male. So, doon papasok yan. Papakita natin, guys. Tatanggalin ko muna to. Ito kasi yung pinaka-ratchet niya. Tanggalin natin. Yan, guys. Ito yung ratchet niya. Ayan. So, wala na kayo nakikita ang spring, di ba? Ito yung 24 teeth ratchet. Ayan, ito. Tapos, magnetic siya. So, siya yung nagpapadikit sa kanya sa magnet. Ayan, gumaganan siya, oh. Kasi magnetic. Kaya siya tinawag na magnetic ratchet. So, hindi na spring ang ginagamit para bumalik itong ngipin ito. Yung para kumapit. Ngayon, magtataka kayo, paano umiikot? Ito. Papasok yan dito. Ayan. So, nakapasok na siya. Ayan. So, para tumunog siya, magdidikit yung dalawa na yan. Yung magnet ngayon ang mag-i-engage para magdikit. Ayan. Ayan. Pakinggan natin. Ayan. Nakita niya, guys. Diba? And, ang size nga pala nito guys ay standard. So, standard siya. Ngayon, kung ilalagay mo to sa bus, sabi sa akin, pwede daw. Bibili kayo ng adapter na pang bus. Ayan, kasi ang kasama lang nito guys ay standard quick release at standard true axle. Ito, may kasama siya guys so, na adapter. Ito yung pang true axle. Itong apat na to, yung nakakahon na yan. Tapos, yung nakakabit dito, ito na yung standard na pang quick release. Ayan, ang ganda ng design guys, oh. Parang may bulak-bulak-bulaklak pa. Ayan, bubuka ang bulaklak sa dahan arena. Ang ganda ng blue guys, promise. Ayan. Then, pakita ko sa inyo yung pagkakulay ng gold. Ang ganda ng gold guys, oh. Medyo may pagkadilaw siya. Yung gold niya. May pagka dilaw, parang pag tiningnan mo sa ibang angulo, makikita mo yellow or dilaw. Then ito yung red. Ayan. Parang anodized red yung pagkakulay niya. Then yung blue ganun din, anodized blue. Ayan. So
And guys, again, hindi na ako naging technical pagdating sa pagsasabi ng specifications nitong hubs. Kasi kadalasan naman, ayan, magaya ko, makapaguhan lang din. So, kung meron kayong additional information guys, again, huwag kalimutan ilagay sa comment section. Malaking tulong ito para sa akin at the same time sa ibang mga baguhan pagdating sa pagbabike. Ayan, yung mga manonood natin na baguhan. So, hanggang dito na lang guys ang ating video. By the way, highway guys, pwede kayo mag-avail nito dito sa Taurus Bike Shop. Ayan, tumatanggap sila ng cash, pati naman din sa home credit. At nagkakalaga nga pala to guys ng 3,700 pesos lang. Ayan, kita nyo guys. So, ayan. So, huwag kalimutan pindutin ang like. Siyempre, mag-comment. Again, guys, hindi pa ako masyadong expert pagdating sa mga parts. Ayan, marami pa tayong dapat matutunan. Kaya, comment lang kayo guys. Suggestion lang kayo. So, welcome na welcome po yan sa inyo. Ayan. At syempre, huwag kalimutan pindutin ang subscribe button guys. Road to 7,000 na tayo. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits sa susunod na video. Paalam!